Magandang gabi po mga kabayani, mga kampi. Kumusta po kayo lahat dyan? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo po ngayong po na ito, patuloy po nating sinasagawa, yung tinatawag nating National Teachers Month. Kaya patuloy pa rin ang ating episode tungkol sa pagpapahalaga sa mga guro. No? Alam natin na yung unang linggo ng Setyembre ay meron tayong mga panauhin tungkol sa ano, no? Tungkol sa ano nga ba ang kapakanan ng mga guro, no? Ang Faculty Association ng Lasal Dasmariñas, pinag-usapan namin yan, no? At pagkatapos nung nakaraang linggo, pinag-usapan naman natin ang tungkol sa online learning, no? Yung bago nating mga isinasagawa mga plataforma sa ating pagtuturo, no? Although nagpapasalamat tayo dahil sa medyo humihina ang virus, no? Dahil itong pandemic, pero sanay na tayo sa online, eh, no? Kaya sabi nila, hindi na mawawala yung online. Tuloy-tuloy na po ang paggamit ng online side by side with the face-to-face, no? Kaya sabi nga ni Sir Ruben, no? Ay ng ating guest nung nakaraan, ang pinakamahalaga ay marunong tayong maging flexible, marunong tayong mag-adjust face-to-face at the same time, pagkatapos niyan ay online naman, nababalikan naman sa face-to-face, yun ang epektibong guro sa mga panahon na ito. So ngayon naman ng gabi na to, pag-uusapan natin, no? Syempre meron tayong bias sa history dahil history ang discipline natin, no? Pag-uusapan natin ang pagtuturo ng kasaysayan. Ano nga ba yung mga dapat alam ng isang guro ng kasaysayan, no? Para maepektibo niya na maituro, no, ang kasaysayan, hindi lamang kasaysayan ng Pilipinas kundi kasaysayan, no, na in general, no, pwedeng world history, ancient history, no? So ano yung mga kailangan nating malaman, mga values na kailangan maintindihan para maging epektibo tayong guro, no, ng kasaysayan. Pero siyempre, bago natin ipakilala ang ating guest para sa gabi po na ito, nais ko munang, nangyari ngayong mga linggo na to. Alam niyo po, maraming nangyari, no? Unang-una, nagpapasalamat tayo sa National Historical Commission sa miyembro ng Local History Communities Network. Nagkaroon po ng pulong ang LHCN para pag-usapan yung technical advisory board, no, ng LHCN. At maraming salamat po, no. Unang-una, kino-congratulate natin yung mga naging bahagi nito at nahalal, no,
bilang bahagi ng team, no? At ako po ang iyong likod ay kumakatawan sa Cavite Study Center na nakasama sa mga naalan. So maraming salamat po. At asahan ninyo ang pagpapatuloy ng Local History Committees Network, no? Bilang makinarya para sa pagpapahalaga ng kasaysayang lokal. Kasi nga, diversified ang Pilipinas at kailangan pa natin na malaman ang iba't ibang mga kasaysayan sa iba't ibang PUK natin. No? Lalo-lalo na yung mga rural areas na talagang hindi pa highlighted ang kanilang kasaysayan. So paano mo may sasubstantiate ang national history kung hindi mo makita, no? Hindi pa documented yung mga local histories. No? So ang laking tulong po, no, ng LHCN sapagkat nagbibigay yan ng guide sa mga LGUs, nagbibigay ng guide sa mga local historical societies kung ano ang dapat nilang gawin sa pagbuo ng kasaysayan, sa pagsasaliksik, pagsulat, at even yung promoting local history and culture. No? At yan po ay naganap noong 15 ng September, pagkatapos ng isang araw, ay matin din tayo sa, alam niyo po, sa Lasal Dasma, nagtatag tayo doon ng isang professorial chair, no? Na ating ipinangalan sa ating mahal na ina, no? Si Dr. Rosalina Calairo, professorial chair in sociology, no? At ang unang holder niya na si Dr. Mavi Aguilar, no? Na nag-present ng kanyang research, no? Maraming salamat po at congratulations, no? At yan na isang pagpapakita ng ng pagpapahalaga sa pananalagsik, no, sa sosyolohiya, no. At congratulations din siyempre din sa mga holders sa mga iba't ibang professorial chairs sa De La Salle Dasma. Sana ito ay maging gawain sa iba't ibang paaralan kasi mahalaga po ang role ng pagsaliksik, no, sa isang paaralan dahil yan, in aid of instruction yan, eh, no, nakakatulong po sa ating mga guro at sa ating mga estudyante, no. At nung isang araw kahapon lang yon, no, na ako naman po ay yung lingkod ay naimbitahan, no, ng Museo ng Malabar sa para magkaroon ng lektura tungkol sa kay Miguel Malabar. At pinag-usapan nga natin diyan yung research ni Dr. Luis Derry, no, tungkol sa title nga ng chapter na libro niya, General Miguel Malabar and the other president of the Philippine Republic. Pinag-usapan natin yan, no, kung kaya't naka-record naman yan, maaaring yung tingnan sa ating Facebook page, no. So yan po yung mga pangyayari na naganap nitong linggo na to at tuloy-tuloy po natin pinapalaganap ang kasaysayang lokal na hindi lang mang tungkol sa Cavite kundi tungkol sa iba't ibang lugar sa ating bansa, no? At okay, siguro tuloy-tuloy tayo, no? Pero again, bago ko banggitin ang ating panauhin, tinan nga natin ang ating Facebook page. Nanonood sa atin ngayon si Mr. Jomal Encila. Sir, magandang gabi po. Sabi niya, mula sa isang masugid na taga-subaybay from Taguig, no? Nakikita rin natin na nanonood ngayon si Miss Ana Grace Mayuga Filio. Yan, siya po ay from the Smariñas Historical Society. Magandang gabi po. Si Kay, ang treasurer ng ating Philippine Historical Association, nanonood ngayon. Magandang gabi po. Si Barnel Caga is also watching. Commissioner, Historical Commission, si Dr. Earl Jude Cleope, which is also the administrator po ng Siliman University, nanonood po sa atin. Sir, magandang gabi po. No? Ay, si Sir Marlon Villarin, mabuhay mga kabayani, no? Magandang gabi mula sa hanay ng Knights of Rizal, Isabela Chapters, Trillings Chapters, and El Compañerismo Chapters. At syempre, siya po ay nagtuturo sa University of Santo Tomas. No? Nanonood din sa atin ang isang archaeologist at naging guest natin, no? Si Miss Maylin Quinto Lising, ma. Magandang gabi po. Kumusta po kayo, no? At napakaraming mga pa archaeological excavation na isinasagawa nila sa bandang Cagayan, Ilocos, northern part ng ating bansa, no. Daniel Anciano is also watching, ha, tiga silang po yan, no. At siya po ay may YouTube channel din, no, tungkol naman sa mga iba't ibang mga videos about Cavite, no. Dr. Alex Tenorio is also watching, no. Pagpupugay sa ating aking kaibigan at kabayani, magandang gabi po, sir, no? At nakatuto po tayo, no? At mamaya babasahin pa natin yung iba, no? Pero sa ating YouTube channel, tayo po ay
sa bayang napapanood sa ating CSCT YouTube channel, no, sa channel 31 online TV at sa ating Facebook page, no. Pero sa YouTube, ayan, no, nag-comment po si Dr. Jerome Buhay, ang ating director ng policy, no, sa De La Salda, Marinas, no. Magandang gabi po, Sir Manny, at sa inyong mga pumapanauhin, Dr. Sonko, no. Ayan, no. Ayan, magandang gabi po sa inyo. So, ayan po, no. So, bagamat nabanggit ko na ang pangalan niya, pero ang ating pong panauhin ay isang kaibigan, no? At kasama sa Philippine Historical Association. Ilang beses siyang naging presidente ng Philippine Historical Association. At sa ngayon po ay sa ngayon po ay president ng UST Alumni Association and UST College of Education Alumni Foundation Incorporated. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Dr. Evelyn A. Sonko. Ma, magandang gabi po. Magandang gabi, ayan. Manny. At magandang gabi sa lahat ng mga kabayani at mga nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat, saan man kayo sa mundo. Yan, no? Tama-tama ang bati ninyo. Kasi karaniwan po ay maraming nanonood, no? Sa iba yung dagat sa atin, bagamat iba yung time zone natin, pero marami pa rin ang nakakapanood sa atin, no? Mama, siyempre matagal tayong magkasama sa Philippine Historical Association, no? At isa kayo sa mga pillars, siyempre, no, ng Philippine Historical Association, di ba? At pag pinag-uusapan ng Philippine Historical Association, meron isang isang area na karamihan naman lumilitaw sa inyo. Ang lagi nga sinasabi ni Sir Jonathan Balsamo, si Dr. Sonko, siya ang nangunguna sa ating mga sa ating mga seminars on teaching history, no? So para kayo merong advocacy na ganun, no? Kaya pagdating din sa di ba, kasama tayo sa PHA. Pag halimbawa Mr. Xiao Chua, Professor Xiao Chua, ito ang linya niya. Si Jobal, ito ang linya niya. Pagdating sa inyo, ito ang linya, no? Teaching history, no? At naalala ko pa sa mga board meet natin, yung mga tawag dito, mga pocket lectures nga. Anyway, ma'am, kumusta kayo ngayon? Asan ba kayo? Well, mabuting-mabuti naman at busy-busy pa rin, no? Nakakatuwa naman, nagpapasalamat ako sa iyo at binigyan mo ng kahalagahan, no? Yung mga papel, yung papel na ginagampanan ng mga guro ng kasaysayan. Kasi yung mga guro ng kasaysayan, mahalaga ang kanilang ginagawa sa classroom, off classroom, maraming naibabahagi sa mga mag-aaral. Kaya shout out po ako sa mga history teachers and of course sa lahat din ng teachers, ha? Kasi teachers man, no? Paano ba kayo nagsimula? Sa pagiging guro? Paano ka? Pakikwento nga, no, para malaman naman ang ating mga manonood. Ako naman talaga ay kumuha ng kurso na ito ay pagtuturo, BSE, Major in History, no? And noong una ayoko magturo pero kaya lang talaga siguro may lukso ng dugo, no? Pagka nagsimula ka na sa pagtuturo, unti-unti mo nang minamahal talaga yung pagtuturo. At unti-unti ito ay nagiging advokasya mo. Yung bang pagtuturo talaga ng kasaysayan na binibigyan mo ng pahalaga kung ano ang nangyayari doon sa iyong mga naging magiging estudyante, yung mga nakikinig sa iyo. Ano kasi sa akin mahalaga yung mga dato sa kasaysayan. Ngunit pag ito ay ginamit mo na sa loob ng iyong silid-aralan, ano na yung epekto nito doon sa mga mag-aaral? Sa aking palagay, mahalaga kung yung itinuro mo ay mayroon bang natutunan ang iyong mga mag-aaral. So, nung una, syempre nagturo lang ako. Diyos ko, sasabihin ko ba kung anong kun yun? Hindi naman kalayuan. Pero yun ay malapit sa taon ng Declaration ng Martial Law.
diba? Na ngayon ay binibigyang pansin sa araw na ito, no? So yan, yan malapit ang aking pagsisimula ng pagtuturo, no? Sa high school. Nagsimula akong magturo sa UST High School. Tapos noon, pagkatapos ng pagtuturo ko sa UST High School, nagturo din ako sa koleyo. At doon, marami akong mga naging estudyante at sila ngayon ay mga guru din ng history. No? Mara kasi naging supervising teacher ako ng mga history majors. At yun ang talagang tinuro ko rin sa koleyo, sa College of Education. Yan ang pinagmula ko. Ang sa yumauna, so si Professor Minerva Gonzalez, siya ang nagdala sa akin sa Philippine Historical Association. Ayun na. Ang mahal na mahal natin ang kasaysayan, ang pagtuturo ng kasaysayan. Yes, ma'am. Ma'am, dun sa mga kwento nyo, no, parang meron tayong similarity. Kasi ako, ma'am, ay MAT in Social Studies ako sa College of Education sa UP. No? At lagi nating sinasabi, no? Lagi nating sinasabi na, di ba, ang kasaysayan, nakakaantok ko yun. Parang ganun, boring, mga ganyan, di ba? So, sa inyong karanasan, no? So, dyan papasok yung ano eh, yung kung aspekto ng teaching eh. Kasi ito yung history, ituturo mo, no? So ano yung value mo nung mga natuturan niyo, no, na yung pagiging BSE? Kasi halimbawa AB history, what is the difference between AB history and BSE history, no? So parang ganoon. So ano yung of course, mamaya pag-usapan natin yung AB lang, no? Pero yung tayo kasi BSE at MAT, no? So kayo, ma'am. Yeah. Ako, ang ganito talaga ang difference niyan. May difference in thrust, no? In directions. Yung BSE, major in history, yan ay pagtuturo ang tutok. Paano mo itinuturo? Paano mo ibinahagi ang kasaysayan? So, mabigat siya sa strategies. Mabigat siya sa mga teaching approaches. This is combined, of course, sa mga content. So, dapat magaling ka sa content, may mastery ka ng content, at meron kang kagalingan sa mga pamaraan ng pagtuturo. Combined yan. Ngayon, sa AB history naman, ito ay talagang nakatutok sa pananaliksik ng kasaysayan. Magaling sila dyan sa pananaliksik ng kasaysayan. At nang later on nagkaroon ng AB history, no, AB social sciences, na ito sa sa UST, na kung saan sila pinakukuha rin ng mga subjects or courses in teaching. Kaya maganda yung kombinasyon ng AB history, maganda ang kombinasyon sapagkat binabalanse nito ang kakayahan ng estudyante at mga magiging alumni na rin, no? Kakayahan upang magsaliksik at upang turo. Magkaiba yung pagka ito, talaga. Kakayahan na ito ay nabuo mo sa iyong sarili, napaka-epektibo mo. Oo. Diba? Actually, ma'am, yun nga, pag wala kang methods of teaching, no? Kasi sa methods of teaching, hindi lamang yung turo mo yung discipline, yung subject, kundi inaalam mo rin yung papaano siya ituturo at ano ba yung level of learning nung makakatanggap ng knowledge. No? So, problema mo rin yun eh. Kaya nga, tama ba yun? Natututo nga ba? Diba? Ganun ang ano dyan. Oo. Kasi tayo, hindi tayo nagtuturo lang para lang makapagturo. Tayo ay nagtuturo upang nang sa ganon ay mayroong matutunan ang ating mga mag-aaral. So, nagturo ka na. Paglabas mo ba ng iyong silid-aralan, pagkatapos ba ng iyong pagtuturo, meron bang nadampot yung iyong mga tinuruan? Kasi, dalawang bagay yan, di ba? Pagtuturo at ang kaalaman na kanilang nakuha. So, meron tayong mga na binubuo
sa ating mga mag-aaral. Ito ay ang kakayahan upang kanilang maunawaan ang kwento, ang kabuuan ng mga datos sa kasaysayan. At kakayahan nila upang ito ay maisabuhay, mailagay nila sa kanilang ano yung relevance nito. Ano ba condition sa aking buhay? Dito tayo pumapasok sa level ng values, ng pagpapahalaga. At mahalaga na yung kung ikaw ay guro, mahalaga din na you validate yung itinuturo. Huwag lang yung nakasulat sa textbook, yun na kagad parang kinuha mo na ito na Bible. Siguro maganda yung kung ano nakasulat sa textbook, tignan mo rin ano rin ang mga mananaliksik, ang sinasabi ng mga mananaliksik. Magandang, magandang dimension yan ng pagtuturo ng kasaysayan. Yung katotohanan, yung pamaraan ng pagtuturo, at yung pagpapahalaga na naituturo mo o na ibabahagi mo sa mga mag-aaral. Kasi ang kasaysayan, meron siyang napakahalaga na dapat nating magawa bilang mga guro. At ito ay ang pagpapahalaga ng ating mag-aaral sa ating bansa, sa ating, ito yung spirit of nationalism. Ito ay mahalaga na mabuo natin. Dapat kung ano yung natutunan ng mga bata sa ating silid-aralan, sa ating pagtuturo, ay mabigyan din ng mabigyan din sila o hindi natin ibinibay kung hindi makabuo sila ng pagpapahalaga sa ating bansa, sa ating national identity, sa ating kultura, at sa ating kasaysayan bilang isang bansa. So, lumilito talaga na merong ano no, merong noble role ang teacher no, lalo-lalo na sa atin no, na sabi niyo nga yung nationalism no, at kinakailangan yung merong values no. At ang edge ng isang merong kaalaman sa teaching history ay talagang ano siya no, alam niya yung paano niya dadaling ang estudyante sa ganung estado no. Kasi pag kaya nga yung lagi na lang tayong naakusahan ng ang history daw ay boring. Ang history daw ay memorization. Ang history daw ay kulang na lang sabihin, walang kwenta, di ba? Parang gusto mo sabihin, parang gusto mo sabihin hindi nila favorite ang history. Ayun. Pero yun nga. Oo, pero kung meron kang ano, meron kang yun nga yung meron kang gustong gawin at meron kang metodo no para gawin niyo para i-realize siya, ay napakaganda no. Kaya malaking bagay talaga yung ano no, yung ang isang guro ng Kasaysayan ay merong paraan para maparating niya talaga yung o makamit niya yung layunin na hindi lang ito, na madala ka na sa iyo. No, kinakailangan mag-isip na natuto nga ba ang bata? ako gusto kong bigyang diin na kapag ka ang guro ay pumasok sa kanyang silid-aralan, nag-inisip niya kung ano yung kanyang ituturo na content, no? Kung ano ang napapaloob dun sa kanyang ituturo. Ako gusto kong bigyan ng diin na ang guro dapat ang layunin niya ay talagang makatulong sa mag-aaral upang ang mag-aaral ay makabuo o madiskubre niya kung ano ang pagpapahalaga. The value of nationalism, the value of patriotism, the value of loving others and serving the country. So, kung yun ang tutok mo sa iyong pagtuturo, no, yung content, yung laman ng iyong itinuturo ay gagamitin mo ito upang makabuo yung mag-aaral ng mga pagpapahalaga. So, importante yung laman eh. Importante yung content. Halimbawa, importante yung content. Oo, nalaman mo kung paano ipinaglaban
ng mga propagandista ang ating kalayaan, no? Hindi nga kalayaan yung kanila talagang pinupush, no? Pero ito ay pagmamahal nila sa ating bansa. Nagsimula sa kanila ang ating sense of nationalism. So, kung ito ang iyong content, ano yung gusto mong buuin na pagpapahalaga sa puso ng bawat mag-aaral? So, hindi lamang yung kanilang kaisipan ang iyong binubuo. Dapat mong kurutin ang puso ng bawat mag-aral sa iyong classroom. Upang nang sa ganon ay magkaroon ng kabuluhan ang kasaysayan sa kanila. Kasi kung me-memorize lang nila ang kasaysayan, mawawala rin yun. Pero kapag ka nakurutin ang puso nila sa pamamagitan ng content ng iyong itinuturo, mahalaga yon sa kanila. Hindi nila makakalimutan yon. Maaalala kanila bilang isang guro. Sasabihin nila, diyan kay Doc Manny, diyan ako nagsimulang magmahal ng aking bansa. O, oh, diba? Yeah, ang ganda naman. No? Masarap sa pakiramdam. No? No? Maaalala ka ng estudyante mo. No? Gumagraduate yan. Eh, no? Yes. Kasi naman, if you only touch the minds, that's very good, of course. But you really have to touch the heart. Kasi kung wala yung puso, na ito, dito nagmumula ang damdamin, sense of nationalism is damdamin. So, paano yan? Kung wala siyang damdamin na gano'n. Kung wala siyang damdamin na dapat magsilbi ako. Wala siyang damdamin na dapat kung naging leader ako, ay magsisilbi ako sa mga tao, sa mga Pilipino. Alam lang niya kung ano yung mga kwento na nangyari. Alam lang niya ano ang mga pangyayari sa ating kasaysayan. Ngunit, ano ang kahalagahan ng mga nangyaring yan sa nakaraan sa buhay natin ngayon? Dito, nabibigyan ng pahalaga ang damdamin na binubuo ng kasaysayan, ng kwento. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa kwento. Ang hiling nga magkasimisan. Di ba? Pag-uusapan naman natin mamaya yan, yung chismis sa kasaysayan. Ha? Pero bago natin, nasa second half na tayo. At bago ko itanong yung isa pang tanong na sa tingin ko ay alam niyo namang sagutin yun. Dahil sige muna banggitin yung mga nag-comment sa ating Facebook. No? Sabi ni Sir Bernard Esternon, kasama namin faculty, tama po. Ang angkop na pagtuturo ng ating kasaysayan sa pamamagitan ng mga tunay na batis ang makakapagpapatatag ng ating pagka-Pilipino o citizenship. No? Sabi naman ng inyong kayo ST, no? Si Sir Marlon Villarin, sa pwede tuturo si ST. Teaching history with a good twist is practically effective in arresting student attention and developing experiential retention in learning history. O, diba? Oh, yeah. Nanonood po sa atin ngayon si Dr. Edwin Antonio, no? From Ilocos Norte. Sir, magandang gabi po. Kita po tayo sa Tawi-Tawi, o, diba? Sabi pa ni Sir Marlon Villarin, get it right, Doc Sonko. Naway lahat ng guro, ganyan din po ang orientation nila pang tutupo sa isayan, lalo na sa basic education. So, ayan, no? Nanonood din sa atin si Ma'am Maria Belen Fama ng Kawit Historical Society. Buwabati po sa atin. Kevin Pascaran, no? Grad school namin student. At si Joel Topano, ang vet po ng Municipality of Angono at TWG ng mga Vice Officer. Mirnal Morales Kalupig from Cavinti, no? Laguna, magandang gabi po. So marami po nanonood sa atin ngayon, ma'am. No? So, ma'am, balikan ko kayo, no? Yung tungkol sa tanong na, so with, having said all those things about a good teacher, no? So ano ba talaga expectation natin sa isang guro na nagtuturo ng kasaysayan? Ano ba dapat yung kalidad? Ano ba ang dapat na pagdating sa content o pagdating dun sa ano ang sitting ano ba masasabi natin tungkol dito? Pagdating dalawang bagay yan. Una, dapat meron kang mastery of content. Ito ang nagpapahirap.
ito ay isang hamon sa ating mga guro ng kasaysayan. Kapag guro ka ng kasaysayan, hindi ka pwede na hindi nagbabasa. Basa ka ng basa ng basa. Sapagkat ang kasaysayan ay maraming aspeto. Yung sinasabi ko kanina, minsan ang katotohanan ay maraming level. Marami itong mga anggulo, maraming perspective. At pag madalas, ang kasaysayan sa pagkikwento ng mga tao, ng mga authors, no? Ng mga writers of history, sa kanilang pagkikwento, hindi nawawala na nagkakaroon ng interpretative history, no? Okay lang naman na merong kapag ka kasi isinulat mo ang kasaysayan at itinuro mo ang kasaysayan na parang who, what, when, where, patay tayo dyan. Mm-hmm. Kaya hindi tayo maka-attract ng mga estudyante. Kasi ang sinasabi lang nila, ang nasa isip lang nila, ang kasaysayan ay what, when, where. Mm-hmm. No? So, yung what, when, where na yon, nasabi natin na may kaugnayan sa ngayon. Ngayon, ang pagkakaugnay niyan, marami sa atin, sa mga nagsusulat, ay nagkakaroon ng interpretasyon. Sa interpretasyon, dito nagkakaroon, pumapasok yung subjectivity ng nagsusulat. Kaya ikaw bilang siguro, kailangan malaman mo ano ang tamang datos, ano ang, what is the truth? Okay, so positive. Tignan mo, kung ito bang mga adjectives na ginagamit nitong writer na ito, ay nagiging bias siya? Ito ba ay objective? Kaya kailangan mo rin i-binavalidate. So, saan ay mahalaga sa pagtuturo ng content ng kasaysayan? At basa ka ng basa. Sapagkat maraming mga anggulo yan. Ang mga writers, minsan nagkakasundo sila. Minsan nag-aaway sila. Kaya nagkakaroon ng mga kasaysaya. So, hindi ba? So, kaya kailangan ikaw bilang guro, sasabihin mo sa loob ng iyong classroom, ito ang sinabi ni Dr. Emmanuel Calairo. Ito ang sinabi niya. Mm-hmm. Sa kasaysayan sa Cavite, ito ang sinabi niya. Huwag kang nagsasalita, kung ikaw ay guro, huwag kang nagsasalita na parang ikaw ay naroon at ang sinasabi mm-hmm. mo ay yan na lang ang hard fact. Because you'll never know. Baka in the future meron kang makuha na datos ang mga mananaliksik, no? So sa ngayon, as of now, ito yung truth na alam mo. Ngunit hindi mo alam. Darating ang panahon, baka meron pang dadating na mga datos ang mga mananaliksik. Hindi kasi yan math. One is always one. One plus one is always two. But in history, there could be chances that there could be some new discoveries about facts. Kung minsan nga, pati sa dates, di ba? Nagkakaroon pa rin tayo. Hindi pag-agree. Una, mastery of the subject matter. Pangalawa is, of course, the approach. Paano ka nagtuturo? Ano yung gusto mong bigyang diin? Meron akong, ito of course, ano ko lang to, no? This is very, you can always contest this. But I think, sa pagtuturo ng kasaysayan, lalo na sa Philippine history, maganda rin na magawa tayo, magamit tayo, ng appreciative inquiry. Mm-hmm. No, dati nung nasa Mindanao tayo, sinabi ko ito eh. Sapagkat, parang sa pagtuturo natin ng kasaysayan, bilang mga guro, marami tayo kasing mga anggulo o mga parts, mga bahagi ng ating kasaysayan na malungkot. Magandang halikan yung mga yun. No, na ikaw ay napi, ikaw ay naging parte ng imperialismo, ng mga kanduranin, etc. Magandang malaman yun. At sapagkat iyon sa katotohanan, ngunit, isang bagay din naman, kailangan malaman din natin ano yung mga magagandang nagawa ng mga Pilipino sa panahon na yon. Ano yung mga kagalingan natin?
kailangan i-check din natin yun upang nasa ganun, huwag lang tayong aawa sa ating sarili. Sa pamamagitan, aside from the fact that we know what happened, aside from the fact that we know there were abuses, we also have to focus on the fact that there were heroes and heroines that were born out of those worst times. At maganda, nagamitan natin ng appreciative inquiry para bilang isang Pilipino, heads up tayo, heads high, diba? So, maganda rin, no? Ito ay isang halimbawa lamang kung paano ang ating pagtuturo ng kasaysayan ay maaaring makapag-connecta sa ating mga mag-aaral. Nakita ko yung mga yung pinakahuli kong klase sa Rizal, eh lagi kaming masaya. Di ba? Lagi kaming masaya. For example, isang activity na pinagawa ko sa kanila ay makipagkwentuhan sila sa kanilang mga ano, sa kanilang mga nakababatang kapatid o kaya sa kanilang pamangkin. Makipagkwentuhan sila tungkol kay Rizal. Una muna tungkol nung ata pa si Rizal, makipagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga nakababata. Sumunod, sabi ko, makipagkwentuhan, another lesson to, ah. Makipagkwentuhan naman kayo sa inyong tita, tito, tungkol kay Rizal, tungkol sa kanyang paglalakay. Okay? So, makipagkwentuhan sila sa ibang tao. Sa ganyang paraan, nakikita nila kung ano ang appreciation ng ibang tao kay Rizal, kung paano nila ito makikwento sa kanilang mga tito, tita, at mahalaga din, uy, makipag-tweet lang kayo tungkol kay Rizal. Doon inyong mga kasambahay. At saka makipag-kwento lang din kayo tungkol kay Rizal doon sa inyong mga nakikita niyo mga kapitbahay niyo. Ang nakakatuwa kasi hindi lang kayo ang nagpapwentuhan doon sa classroom na very academic. Pero pag nakipag-kwentuhan ka sa iba, iba yung dating. Diba? Kaya yun ay kwento, nakakasama sa buhay mo, kasama sa inyong mga tao na totoo. Makipagkwentuhan ka rin tungkol sa martial law. Makipagkwentuhan ka, hindi lang sa classroom, kung hindi sa mga kasamahan. Ikaw bilang guro, ginagabayan mo ang mga mag-aaral upang makatuklas ng ibang anggulo ng katotohanan. Ganda na, no? Ayun, ang ganda no, kasi pinag-uusapan natin dito yung hindi ka, ano eh, parang yung mindset mo, yung guro nagbibigay lang ng impormasyon. No? Kundi yung judge, siya mismo ay hinahanap niya yung iba't ibang anggulo ng impormasyon. Napakaganda. Correct. Buhay ang pag-aaral ng kasaysayan. Correct. Kaya ang kasaysayan ay isang buhay na kwento. Ito ay isang buhay na kwento. At dapat ang isang buhay na kwento ay kumukurot sa puso ng mga, nasabi ko na to kanina pero inuulit-ulit ko. Kasi makakalimutan ng ating mga gurong nagtuturo ng kasaysayan na ang ating papel na ginagampanan ay buhayin ang puso ng ating mag-aaral upang mahalin niya ang ating bansa, upang mahalin niya ang mga Pilipino, at ang mahalin niya ang pagsisilbi sa ating mga kasamahan, sa mga tao, sa mga Pilipino at sa buong mundo. Yun ay mahalaga para sa akin. Siyempre, iba-iba naman ang trust, no? Tama, ma. Pero ma'am, yung ano, yung sa tingin niyo ba, in the Philippine setting, no, kung saan tayo po ay diversified culture, no? Napakahirap na pumunta sa Mindanao kung nasa Luzon ka o Luzon, nasa Visayas lang. No? So, dito sa ating diversified setting, no? Malago ba ang nakikita niyong role ng isang Philippine history teacher? Ah, oo. Malaki. Sapagkat, ang isang guro ng kasaysayan ay nakakapag-facilitate siya, no? Upang nang sa ganon, ang pag-uunawaan ng mga iba-ibang kultura, ng mga iba't ibang pangkat ng mga Pilipino ay mapaunlad.
Kasi mahalaga na unawaan natin ang ating mga kapatid na nasa Mindanao. Mahalaga na maunawaan natin ang ating mga kapatid na sila ay kasali sa mga minority groups, no? Ang kasaysayan ay magpapaunawa sa ating pag-aaral kung paano nangyari ang pag-aaral. Kung bakit sa ngayon ay hindi tayo nagkakaunawa, I mean, bakit tayo ay mayroong may mga pangkat na nilalabanan nila ang ating pamahalaan. Bakit merong ganyan? Ano ang nagtutulak sa kanila kung gawin yon? At therefore, kapag ka ang mga iba-ibang grupo ay nagkakaunawaan, mahalaga ang kasaysayan sa pag-uunawaan ng mga iba't ibang grupo. So, yung, of course, ang history, ang kasaysayan, nakakatulong upang magkaroon ng cultural knowledge and cultural competencies. Ibig sabihin, cultural knowledge, pag-unawa sa kultura ng ibang tao. Cultural competency is acceptance of the culture of the other people. So mahalaga yung kasi that ito ay makakatulong sa atin upang pag nilay-nilaya natin ang ating pagkikipag-ugnay sa ibang Pilipino, sa ibang sa ating bansa. At mahalaga ito, bago ko makalimutan sabihin, mahalaga din na ang guro ng kasaysayan ay nabibigyan ng opportunity ang mga mag-aaral upang magnilay-nilay, upang mag-reflect, upang bigyan na ng kahulugan ang mga pangyayari. Kasi kung walang kahulugan yung mga nangyari nun, mga pangyayari, mga nakaraan sa nakaraan, bakit natin pinag-aaralan? Tama. Yun ang magandang yun nga yung value, no? Actually nga ma'am, kung titingnan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, no? It's basically a history of resistance, di ba? Ang tagal nating sakop ng mga Espanyol, ano? At tagal din natin sakop ng mga Amerikano, at even umalis yung mga Amerikano, meron pa tayong konsepto ng colonial mentality. So, dapat maintindihan, no, sa konteksto yun, kung ano tayo ngayon, di ba? So, kailangan maipaliwanag ng isang guro, no, na hindi lamang, sabi nyo, iba kasi, bakit ganito ang Pilipinas ngayon, no? Sabi na kung tutingin, puro wars, di ba? Puro wars, no? At, doon mo nga may pagmamalaki yung kabayanihan ng mga Pilipino dahil patuloy na in different forms, no? Sa maski na ka mo, reform yan, revolution yan, peaceful na, parang even during American period, tago yung mga, yung mga nationalist campaigns, no? Pero lumalaban pa rin, no? At hanggang sa ngayon ay talaga survivor ko ang mga Pilipino, no? Sa tingin ko yun ay napakagandang tema, no, na gawing tema ng pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas para makakuha ng values ang ating mga kabataan, no? Totoo yan. At para makamin natin ang ating sarili, di ba? Meron mga sa pagtuturo, naalala ko noong araw hanggang ngayon sinasabi, Filipino time is different from the American time, the Japanese time. Tapos pag sinasabi nila yan, the Filipino time, meron siyang connotation na negative. Oh. Tama. Meron siyang connotation na negative. Samantalang, maaari mo ito i-convert into something na ma-discover ng mga ma-discovery ng mga mag-aaral yung positive tungkol sa Pilipino. Yung positive sa kanya. Upang nang sa ganon, siya ay magkaroon ng pride sa kanyang identity. Kanyang kakilanlan. Kasi kung hindi tayo proud sa ating identity, paano yan? Lagi na lang tayo feeling na inaki, feeling na gusto. Dapat mag-move on tayo. Kilalanin natin na ito ay nangyari. Ngunit ano ang gagawin natin ngayon sa panahon na ito? Ano tayo?
paano tayo kikilos bilang isang bansa. Yun yung, yun, I think, no, yung mga guro ng kasaysayan, dito dapat nililid, ginaguide. Kasi guide tayo, facilitators of learning. Kaya meron lang yung tendency kung minsan bilang mga guro ng kasaysayan, ikinikwento lang natin, sinasabi natin, pero mahalaga din, hayaan natin sila na mag-discover, hayaan natin silang mag-imbestiga. Hindi kailangan, ang pag-imbestiga, hindi kailangan na talagang you will use the historical of searching for the truth. Sa elementary, sa high school, unti-unti turuan natin sila upang sila ay magtanong. At sa kanilang magtanong, unti-unti rin sila ay ating gabayan upang magpagkwentuhan sila sa mga tao sa kanilang paligid o sa mga tao sa kanilang komunidad, sa pamayanan, upang makadiskubre sila ng mga datos, ng mga katotohanan. At gabayan din natin sila upang nang sa ganon, sila ang mga katotohanan, ang mga datos na yan ay kanilang ma-validate. Maraming paraan kung paano natin sila maigaguide o magagabayan upang mabigyan ng kabuluhan ang kwento, upang mabigyan ng kahalagahan, upang sila ay magkaroon ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa bansa. At siyempre, sa kabayanan. Actually, ma'am, nabanggit ko nga yan. So talagang merong purpose, no? Yung pagtuturo ng kasaysayan. Ah, hindi lamang yung inaalam mo yung nakaraan mo, kundi nagsisilbi siya ng pride. Magkakaroon ka ng pride sa sarili mo para maayos kang mamayan sa kasalukuyan, di ba? Pero yung nangyayari, no? Hindi lang yung pagkatapos na, eh, tapos na sa subject, eh, tapos na ako dyan. Hindi ganun, eh, no? Kasi nga, madadala mo siya, eh. At sabi nyo nga, pag pinag-aaralan ka sa isa, kung siya ay engaged, no, siya ay talagang humahanap ng sabi niyo, ang sa teacher ay hindi dapat nagtuturo lang, kundi gumagabay. Gumagabay sa mga kabataan. So with that, napakaganda. Yeah. Naalala ko, Doc Manny. Naalala ko. Nakikipagkwentuhan ako sa mga estudyante ko dati. Sabi nila, Ma'am, alam mo ba? Sabi niyo, Ma'am, alam mo ba ngayon, kami magkakaklase, pinagkukwentuhan namin si Rizal. Pinagkukwentuhan nila si Rizal. Ibig sabihin, nagkaroon ng halaga sa kanila si Rizal. Kasi pwede naman nilang pagkwentuhan yung pagkain nila, yung napanood nilang sine. Pero, pinagkukwentuhan nila si Rizal at pinagdedebatehan nila si Rizal. At kung si Rizal ba, gaganyan ba gagawin ni Rizal? Siyempre, hindi. Diba? So, the fact that the students are talking about what you are talking in the classroom and they're talking about during their leisure time, something must have happened to them. Yeah. Something must have happened in their hearts. Mahalaga para sa akin na may mangyari sa puso ng bawat mag-aaral sa ating silid-aralan. Yun nga. Naalala ko ito yung sa Lasal, sa amin sa Lasal, no? Natawag nila dyan na touching hearts, transforming lives. Yan. Totoo yan. Kaya dapat ang pagtuturo ng kasaysayan ay, alam mo yon, makakurot ng puso upang magkaroon ng pagbabago at upang magkaroon ng transformasyon sa pagpapahalaga, transformasyon sa attitude ng ating mga mag-aaral. Yeah, ma'am. Nakuha, wala na tayong oras, na mabilis, no? Pero ano, nais ko lang banggitin yung ilang mga nanonood sa atin. Si Miss Nancy Cayetano ng Montalban, no? Siya po isang guru, no? Hello, Doc. Hello po. Good evening, Doc Manny and Doc Tongko. Sir Christian Joseph Bonpua. Maayong gabi, Sir Manny, watching from Oslo, Cebu. Huh? Maria Elaine is also watching. Nasa grad school po natin yan. Dr. Jomi Jimenez of Lasal, Manila. Department of History is also watching. Magandang gabi po. Librero Tres, also watching. Magandang gabi po. So,
ilan lang po sila sa mga nanonood sa atin, no, na nakatutok po sa ating programa. So, siguro bilang paghuling ano yung inyong mensahe para sa ating mga guro ng kasaysayan, no? At sa mga estudyante na rin, no, para lalo nilang ma-harness, no, o maging kapaki-pakinabang sila sa pwede nilang mga bilang guro at bilang estudyante. Okay. Para sa ating guro ng mga sa mga guro natin ng kasaysayan, isang bagay o isang tanong ang ibig kong iwanan sa inyo. Ano ang ating maituturo na hindi makikita ng ating mga mag-aaral sa internet? At halos ay nakikita nila sa internet. Ngunit, gusto ko rin sabihin na sa ating pagtuturo ng kasaysayan, hindi lang tayo magtuturo kung hindi magbibigay ng experiences o karanasan sa ating mga mag-aaral. Ang mga karanasan na ito ay dapat magdulot sa kanila ng pag-unlad ng kanilang kaisipan, pag-unlad ng kanilang puso, ng kanilang mga damdamin, upang nang sa ganon sila ay magkaroon ng advokasya, upang sila ay magkaroon ng isang misyon sa buhay. At ang misyon na yan ay mahalin ang ating bansa. Ang misyon na yan ay mapaunlad ang pagserbisyo sa ating bansa. Yan po ang kahalagahan ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay kwento na maganda. Sana ang kasaysayan na ating maibahagi sa ating mga mag-aaral ay magdulot sa kanila ng lukso ng puso na magmahal sa ating bansa. At ang mga mag-aaral naman, buksan ninyo ang inyong puso sa mga sinasabi ng inyong mga teacher, sapagkat si teacher ay talagang nais niya na kayo ay maglakbay, sama-sama kayong maglakbay upang nang sa ganun ay higit ninyong maunawaan kung ano ang kahalagahan ng kasaysayan ng kadipas sa ating buhay sa inyo. Wow. On that thought, Bang, maraming salamat sa inyong isang oras na pakikisama, no, dito sa ating programa. At alam kong maraming mga natuto, no, na mga manonood natin, mga kabayani, mga kampi, no, sa iba't ibang programa natin dito sa mga channels natin, no. At sana nga ay tulad ng binabanggit niyo na inyong mensahe ay pagpatuloy, no, na sabi nyo at makurot ng ating mga guro, no, ang mga puso ng ating mga estudyante para maging kapakipakinabang sila ng ating mga estudyante at maging maayos na mamayan, no, ng ating nagpansin. So with that, ma'am, maraming salamat, ha, at alam ko ang gabi na, at pero muna kayong aalis, ha, magkwentuhan pa tayo, ha? Tatapusin ko lang yung programa, ha. So, maraming salamat po, Dr. Evelyn Song, ma'am. At salamat din. Maraming salamat din at isinama mo ako sa iyong pagpaparangal sa mga guro. Opo, isang karangalan po, ma'am. So, pag off-cam lang po muna tayo, stop cam, at tatapusin ko lang po yung programa. So, yan po si Dr. Evelyn Song, ang dati pangulo, at ilang beses naging pangulo, no? Philippine Historical Association, na ngayon ay nasa UST, bilang presidente ng Atunay Association, at napakaraming grupo na sinasamahan, no? At pero, well, para sa ating gabi ngayon ay napakalaki ng kanyang mga ng mga ibinahagi sa atin tungkol sa ano ba ang dapat maging role ng guro para sa ating lipunan, no? Ano ang role ng guro para sa ating mga estudyante, at syempre ano yung dapat maging katangian ng isang guro para maging epektibong tagapagturo ng ating kasaysayan. Sapagkat muli, sinasabi nga natin, napakaganda ng ating kasaysayan, pero kung hindi ba ituturo ng maayos at hindi matatanggap ng mga estudyante, bakit po natin ituturo? Kaya importante po na tayo po ay mindful, no, sa ating mga ginagawa sa classroom at with purpose, no, para at least na
na ipaparating natin ang napagandang aral ng ating kasaysayan na maaaring dali ng ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan. So with that po, maraming salamat at sa susunod na linggo, ang huli po nating episode ng Kabayani para sa ating pagpaparangal sa ating guro, no, bilang Teachers Month, National Teachers Month. At syempre, napaka-special din ang ating panauhin, no, at pag-uusapan natin ang patron ng mga guro, no. Meron pong Patron Saint of All Teachers, no, at kaya yan po ang pag-uusapan natin sa susunod na linggo. Maraming salamat po at maraatan salamat din sa mga nakibahagi sa Facebook at sa CSC YouTube channel. At magpatuloy po tayong maging nakikihalo sa mga diskusyon tungkol sa kasaysayan, sa kultura, sapagkat importante po ito sa ating pagbuo ng ating kalinangan, pagbuo ng ating identity. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kabayani, inaanyayahan namin ang lahat na i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At huwag kalimutan pindutin ang ating notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ng ating programa. Ang programang ito ay mapapanood din natin ng simultaneous broadcast sa APC Channel 31 Best TV. Ako ang inyong host, si Doc Manny, ang inyong kabayani.